ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bagong yugto, bagong buhay. Sino nga ba si Elias Guerrero? Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa Apex Hospital, sa parking lot dahil hindi mapalagay si Moira kay Zoe. Kung sino daw ang kikitain neto, sinundan niya si Zoe sa parking lot. At doon siya nagulat na si Dax pala ang sinasabi ni Zoe na kikitain neto, na mahalagang tao sa buhay neto. Naiinis si Moira dahil bakit daw sa dinami-daming lalaki sa mundo ay si Dax pa ang napili neto. Samantala, habang nagkakatuwaan si Dax at Zoe na nagkikwentuhan dahil halatang halata na kay Zoe na nahuhulog na talaga ang loob niya kay Dax, hindi niya ito maitatanggi na napapamahal na siya talaga kay Dax. Pagalit na lumapit si Moira kay Zoe, malayo pa lang tinatawag niya na ang pangalan ni Zoe. Nagulat si Zoe at Dax nung nakitang papalapit na sa kanila si Moira. Maya-maya napatingin si Zoe kay Dax at sinabihan niya si Dax na andyan na si Mami. Siguro mas mabuti pa sa susunod na araw na lang tayo mag-usap. Antayin mo na lang ang text ko. Nagsabi naman si Dax na, sige Zoe, basta pangako mo sa akin ay magkikita ulit tayo. Napauo naman si Zoe at umalis na si Dax. Nang nakalapit na si Moira kay Zoe, pagalit ito na sinabihan niya si Zoe na bakit si Dax pa. Naturingan kang isang doktor, tapos papatol ka lang sa isang kriminal. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay mo, Zoe. Alam mong magkaiba kayo ng buhay ni Dax. Huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil lang kay Dax. Habang nagsasalita si Moira, naiinis na si Zoe. Dahil grabe na daw ang ugali ng mami niya. Grabe na daw ito kung makapang maliit ng tao. Kaya hindi na siya nakapagpigil na sagutin ito. Sinabihan niya si Moira na, bakit ikaw? Di ba kriminal ka din naman? Pareho lang kayo ni Dax. Kahit yung totoong tatay ko ay kriminal din. Wala kayong pinagkaiba kay Dax. Napikon na si Moira kay Zoe. Kaya hindi niya napigilan ang sariling sampalin si Zoe. Nagulat si Zoe nung sinampal siya ng mami niya. Napahawak siya sa pisngi niya. Bigla tumulo ang luha ni Zoe at sinabihan niya si Moira na ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyon na ito at saka kung hindi sa taong yon, hindi ka makakalabas ng kulungan. Baka hanggang ngayon nasa kulungan ka pa rin, hindi mo ba naisip yon? Diba dahil sa kanya, kaya ka malaya ngayon? Sige saktan mo pa ako ng paulit-ulit. Diyan ka naman magaling. Natahimik si Moira dahil hindi niya alam ang gagawin niya dahil nabigla siya sa ginawa niya kay Zoe. Maya-maya sabi ni Zoe na alam mo mas mabuti pa umuwi ka na sa kondo mo at ako hayaan mo na lang ako muna at umalis na si Zoe. Samantala sa loob ng kwarto ni Lynette habang nagpapahinga siya, pumasok si Robert. At nagsabi siya kay Lynette na may gusto itong sabihin sa kanya. Nakangiti si Robert habang nakatingin ito kay Lynette. Nagtanong naman si Lynette kay Robert kung ano ang sasabihin nito. Habang nakangiti si Robert, sinasabi niya kay Lynette na nawalan na ng bisa ang kasal nila ni Moira at malayang malaya na siya ngayon. Nagulat si Lynette at tumawa ito. Sinabihan niya si Robert na, talaga ba? Nako, congratulations. Buti naman at malaya ka na kay Moira. Hindi maalis ang mga ngiti ni Robert sa reaksyon ni Lynette. Hanggang sa nagulat si Lynette sa ginawa niyang pagtawa. Kaya nahinto siya sa pagtawa niya. Maya-maya humingi siya ng pasensya kay Robert dahil mali daw na tinawanan niya yung ganoon. Nagulat lang daw talaga siya. Nagsabi naman si Robert na okay lang yun Lynette, kahit ako masayang masaya na malaya na ako kay Moira at may isa pa sana akong sasabihin sa'yo. Napayuko si Lynette sa sobrang hiya niya kay Robert. Maya-maya nagsabi si Robert na hindi na tayo mga bata Lynette at ayaw ko na sana patagalin pa yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong nagpapagaling ka pa ngayon pero tumatakbo kasi ang oras at araw at ayaw kong sayangin yung mga yun.
Tumingin si Lynette kay Robert habang nakikinig siya sa sinasabi ni Robert sa kanya na kung pwede daw ay manligaw ulit ito sa kanya. Mag-aantay daw ito sa kanya kahit gaano katagal. Ang importante daw ay mapakita ni Robert ang totoong pagmamahal niya dito. Tahimik naman si Lynette at nag-iisip siya kung ano ang isasagot niya kay Robert. Maya-maya nagsabi siya kay Robert na, "Gusto ko muna ayusin ang lahat, Robert. Alam mo naman na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Carlos. Kaya pasensya ka na kung hindi muna kita masasagot sa ngayon." Ngumiti naman si Robert kay Lynette. Kinabukasan bumalik na sa pagjujuty si Annalyn at doon niya nakilala ang bago niyang magiging pasyente, si Miss Marikit Calaguas. Nilapitan niya ito sa ER dahil sinugod ito sa Apex. Tinanong ni Annalyn kung si Marikit Calaguas ba ang pangalan nito. Sumagot naman ito at sinabihan niya si Annalyn na kung pwede ay tawagin na lamang siyang Pretty dahil yun naman daw ang tawag ng lahat sa kanya. Ngumiti naman si Annalyn. Maya-maya nagsalita si Nurse Ivan. Nagpakilala naman ito sa kasama ni Pretty at ganun din ang lalaking kasama ni Pretty. Nagpakilala siya kay Nurse Ivan. Sinabi netong siya daw ay si Oka. Nagbiru pa si Oka kay Nurse Ivan kaya nagkatawanan silang apat. At kumaway pa si Oka kay Doc Annalyn. Namamangha si Oka kay Annalyn dahil napakabata daw netong doktor at napakaganda daw pala ni Annalyn. Nagsabi si Nurse Ivan na sobrang mapagbiru daw pala itong si Oka. Sumeryoso naman ang mukha ni Oka kaya nagulat si Nurse Ivan. Bakit daw kanina ay parang nagbibiro ito? Nagsabi naman si Pretty na ganyan daw talaga ang mukha ni Oka. Kahit daw seryoso ang mukha ay parang lagi daw nagbibiro. Kaya daw walang sumiseryoso dito. Maya-maya hindi na pinansin ni Nurse Ivan si Oka dahil daw baka magalit ito sa kanya. Maya-maya din ay nag-check na din si Annalyn kay Pretty at sinabi ni Annalyn kung ano ang dapat netong inuming gamot. Nagsabi na din si Annalyn na kailangan ni Pretty sumailalim sa mga test na ibibigay niya para daw masiguro nila na walang tama ang ulo niya. At pagkatapos daw nun ay pwede nang umuwi si Pretty. Maya-maya umalis na din si Annalyn. Nagpunta si Annalyn sa front desk sa nurse ward para mag-check ng appointment niya sa mga pasyente niya nang bigla may pumasok sa hospital, si Elias. Ito ang tinawagan ni Oka para humingi ng tulong para sa pambayad sa hospital kay Pretty dahil hindi na din alam ni Oka kung saan siya hihingi ng tulong. Maya-maya pagpasok ni Elias, lumapit siya kay Annalyn. Nakatalikod si Annalyn nung lumapit si Elias. Nagsalita si Elias na, "Doktora Annalyn Santos." Humarap si Annalyn kay Elias at tinanong ito kung ano ang kailangan nito. Nagsabi naman si Elias na maraming salamat at ginamot mo si Pretty. Niligtas mo ang buhay niya. Ngumiti si Annalyn kay Elias at sinabihan niya ito na wala yon. Doktor ako kaya gagawin ko ang lahat. Mailigtas lang ang pasyente ko. Maya-maya nagsabi si Elias na baka daw gusto ni Annalyn kumain sila sa labas. Kahit daw dyan lang sa turo-turo. Bilang pasasalamat daw niya dito. Maya-maya dumating sila Oka at nagsabi na din si Oka na pagbigyan na daw si Elias, minsan lang naman daw. Ngumiti naman si Annalyn at pinagbigyan si Elias dahil sa labas lang naman daw ng hospital sila kakain. Ang hindi alam ni Annalyn ay madadamay siya sa isang trahedya dahil kay Elias. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.